Nalagyan mo ng nurse ko. Naalala ko tuloy si Mama. Alam mo, tuwing nagkakasakit ako, doon ko nararamdaman yung buhos ng pag-aalaga niya. Dahil nung bata ako, nagsasakit-sakitan ako eh. Para lahat ng atensyon niya nasa akin talaga. Pero wala eh, si Kuya Rico talaga yung sakitan. Kaya kahit na anong sabi ni Mama na pantay-pantay yung tingin niya sa amin, alam ko naman, si Kuya Rico talaga yung paborito niya. Kasi si Kuya Rico yung mahina. Siya yung kinangas-kasuhin, dapat intindihin. Hanggang sana lumaki na ako, nasanay na lang din ako na ganun. Pero hindi ako nagre-reklamo, ha? Okay lang yun. Eh, ano naman kung yung paborito? Basta ako, lahat sila. Paborito ko. Na-miss mo na sila. Kung nakikita kami ni Papa ng ganito, sigurado ako malulungkot mo. Malapit pa naman yung ang death anniversary niya. Ngayon pa kami nagkasamaan ng loob. Boring person. Wala gusto mo sa babaeng to, Aton? Ay, Ma'am Z. Tatanong ko lang kung nagbabasa ka ba ng mga guest satisfaction surveys. So far, maayos naman, no? Ganda yung feedback ng mga customers natin. Expected naman yun. Magaling ang new manager and so everything else follows. Kamusta na nga pala yung girlfriend mo? Magaling na ba siya? Oo. Balik trabaho na rin. Ano naman feedback niya sa atin? I was just wondering. Is she the jealous type? On a scale of 1 to 10, how would you rate her confidence? Hindi ko alam eh. Wala naman siyang dapat pagsilosan. Talaga ba? Alam ba niya na maganda ang boss mo? Hindi naman siya nagtatanong ng gano'n. So you think she's confident? She doesn't see me as a threat. Pero pinag-absent ka niya. Meron ba kalala ang sakit niya? Ako naman talaga yung nag-leave para maalagaan ko siya. Bakit? Mamamatay ba siya kapag iniwan mo siya? My gosh, Atom! I was just kidding! Grabe ka naman. On a scale of 1 to 10, nasa 100 ang pagka-gullible. But tell your girlfriend she owes me pa rin, ha? Nakasingiling ko siya someday.